Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok ng Mundo. Ito na naman po si Kapitan Nanihay sa magbibigay na naman ng reaction tungkol sa mga iba't ibang kwento ng buhay. At siyempre bago ko po umpisahan, gusto ko munang batiin ng mega love shout out ang tatay at ang founder ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Edna, si Kalingap Rab at sa buong Kalingap vloggers and sa mga kapwa ko reactors. Ayan. So ngayong araw po, isa na namang napakaganda ng kwento ng buhay na matutunghayan natin sa channel ni Kalinga Prab. At ito po ang aking bibigyang reaksyon. So ito pong vlog ni Kalinga Prab ay tungkol po ito sa isang batang 6 na taon or masasabi nating pinakabatang manguuling. So ayan po si Terso po, si Terso Jr. ay isa sa kapangkaraniwang kabataan na sana sa edad niyang 6 na taon ay ini-enjoy niya yung pagiging bata niya, ini-enjoy niya yung edad niya na maglalaro doon sa mga kaedad niya, no, bilang isang bata. Pero dahil po sa kahirapan ng buhay ay isa si Terso Jr. na naging biktima ng kahirapan. Kaya naman ay sa murang edad niya ay natunghayan niya or nakita niya kung paano naghirap yung kaniyang mga magulang. At dahil po sa murang edad niya ay talagang napaka matured niyang mag-isip at napaka-responsable po niyang klase ng bata. So, 6 na taon pero maaasahan na siya ng tatay niya, ng mga magulang niya na maging katuwang sa kanilang hanap buhay. Yun nga po ang pag-uuling. Ayan. So, dito mo makikita na si Terso ay talagang kakaiba sa ibang mga bata dahil sa 6 na taon na edad niya is alam niya kung paano niya gawin yung ginagawa ng tatay niya. Diba? Doon mo talaga makikita na ang bata ay interesado talaga siyang tumulong sa mga magulang. At isa sa mga rason kung bakit talagang maaga naging matured yung isip niya kasi namulat sila na kung saan lang si daw sila makahanap ng maraming kahoy na pwedeng mauuling, eh doon po sila nakatira. Kumbaga wala po talaga silang permanenteng lote at bahay na matatawag na matitirhan. Ayan. So, kung nakita po natin doon sa vlog ni Kalinga Prab na ang bahay po nila ay parang ano lang siya, no, improvised na gawa sa tarapal, di ba? At saka puro uling. So, yun, no, nung tinanong ni Kalinga Prab kung ano yung gusto niyang tulong at kung bakit siya tumutulong sa parents niya na manguling kasi gusto daw niyang magkaroon ng bahay. So, sa edad na 6 na taon, sa panahon ngayon, karamihan sa kabataan na 6 na taon, wala pa talagang kamuang-muang sa mundo. Kumbaga, nasa isip ng mga ganyan is maglaro, di ba? Tapos kakain pag oras ng kain. And then pupunta sa school pag may pasok, di ba? So dito kay Terso Jr. ay talagang napaka-responsableng bata, no? Makikita mo talaga na sa edad na 'yan ay marunong na siyang magbanat ng buto, marunong na siyang magtrabaho at talagang ang isip niya is talaga is para makatulong sa pamilya at doon sa mga kapatid niya. Kaya naman sobrang nakaka-believe itong bata na 'to at talagang very deserving po talaga na tulungan ng Kalingap. Ayan. So I'm sure na mana kung merong makapapanood po, ayan, is marami po talaga ang maantig sa kwento ng buhay ni Terso. Kasi itong kwento ng buhay ng pamilya na to is talagang masasabi mong nakakaawa, nakakaiyak, pero at the same time, nakakapagbigay inspirasyon po sa lahat ng mga manonood dahil sa panahon ngayon, marami po tayong mga kababayan na masabi nating meron na lahat, di ba, yung may pera, 'di ba? May bahay, makakakain sa tamang oras, pero naandiyan pa rin yung hindi sila makontento at saka ang dami pang mga reklamo sa buhay. Samantalang itong pamilya ni Terso is talagang makakain lang sila ng 3 beses ang araw. 'Di ba? Minsan nangungutang pa sila para lang makakain kasi hindi naman daw lagi-lagi is nabebenta agad yung uling. So hintayin pa nilang magkaroon ng buyer bago sila magkapera, di ba? At saka hindi sila sanay na nakakahawak ng malaking pera. Kumbaga kung magkano lang yung kikitain nila, eh sobrang masaya na sila doon. At saka
Sabi nga ng nanay niya is kahit naman daw naghihirap sila sa buhay, eh masaya sila dahil sama-sama sila. At ang maganda dito sa pamilya na to is kahit naghihirap sila, is talagang nag-aaral yung mga bata. Kumbaga, napaka-responsableng magulang ng mag-asawa na to, kasi yung ibang magulang pag naghihirap na, eh bahala na, di ba? Wala na tayong, hindi natin kayang magpaaral sa inyo. Pero sila po is talagang kahit malayo yung pinapasukan nilang school, eh talagang determinado silang makapag-aaral at talagang nilalakad nila yun araw-araw, di ba? So si Terso ay nag-aaral na din, at saka sobrang ano guys, no? Sobrang nakaka-touch yung bang tinanong siya ni Kalinga Prab kung first time niya kumain ng cupcake. So sabi niya first time, tapos nang hindi mo talaga ma-explain, no? Hindi mo ma-explain kung anong kasiyahan yung nadarama nila sa mga simpleng bagay lang na natitikman nila, di ba? Simpleng bagay lang na natatanggap nila. Is talagang napaka-overwhelming para sa kanila yon, di ba? So, yan talaga yung masasabi nating mga tao na karapat dapat tulungan ng gobyerno sana, no? At saka ito yung mga tao na to na dapat bigyan ng atensyon. Ana, kahit pa paano po ay maibsan man lang yung kanilang kahirapan at yung kanilang bigat ng kalooban, di ba? Yung mabigyan sana ng kahit hindi man kagandahan at kalakihang bahay, pero yung masasabi nating hindi nababasa pag umulan, hindi naiinitan pag sobrang tag-init, at hindi po sila nag-aalala oras ng may kalamidad, di ba? Sana, no? Sana mamulat din yung mga kababayan natin na medyo may kaya-kaya sa buhay or may sobra, na mararamdaman din nila na marami po tayong mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. So, ayan po, ito palang vlog na ito ay na-scout po ito ni Dagay, na isa din po sa natulungan ng Kalingap, at ni-refer po ito kay Kindred TV. So, si Kindred TV po, ayan, ay isa din sa mga charity vlogger ng Kalingap na marami rin pong natutulungan. So, ayan, no? At nakita ni Kindred TV na talagang deserving itong pamilya na ito na tulungan. Kaya ni-refer niya ito kay Kalingap Rab. At sa ngayon nga po is, ayan, kahit first time pa lang ni Kalingap Rab na pumunta doon sa place na yon at makita si Terso, ay talagang naantig na yung puso ni Kalingap Rab, at sinabi talaga ni Kalingap Rab na ito talaga yung pamilya na deserve tulungan, dahil nakikita niya kung gaano kaawa-awa yung sitwasyon ng pamilya na to, at talagang nakikita niya na si Terso ay sa murang edad niya is talagang responsableng bata, napakabait na bata, at talagang iniisip niya talaga yung hirap ng magulang niya. Ayan, at saka may ambisyon itong bata na ito, may pangarap. Yun nga po is yung magkaroon sila ng bahay. Ayan, so ayan, huwag po natin kalimutan i-subscribe po natin, ano, suportaran po natin si Kindred TV, isa sa masipag na charity vlogger ng Kalingap. Ayan, i-subscribe po natin si Dagay, no? Si Dagay Vlog, dahil meron na rin po siyang YouTube channel. Ayan, yung isa sa mga natulungan ng Kalingap, di ba? Na talagang nagkaroon ng pag-asa at pagbabago sa kanilang buhay kahit papaano. Ayan. So, ayan po mga Kalingap, no, sana marami ang matulungan ng mga sponsors itong si Terso Cruz, dahil talagang nakakaano guys, no, dito kay Terso talaga is marami talaga ang maantig dito, I'm sure, dahil deserving po talaga natulungan itong pamilya na to at itong bata na to, na talagang dapat, sabi ko nga, dapat ini-enjoy niya yung buhay niya bilang isang bata, at ini-enjoy niya yung edad niya na 6 na taon doon sa level ng mga bata na, diba, na wala pang kamuang-muang sa mundo, pero ito ay isa na sa mga naging katuwang ng magulang niya para doon sa kanilang paghahanap buhay. Ayan, so ayan po, abangan po natin yung mga susunod pang kwento ng buhay dito ni Terso, at abangan po natin kung anong pagbabago ang maibibigay ng Kalingap, at kung anong klase ng pamumuhay or
pag-asa ang mabibigay po dito kay Teresa Jr. Ayan. So, maraming salamat po. And kung gusto nyo pong mapanood ang buong kwento ng buhay ni Teresa dito sa part 1, ay panoorin nyo po doon sa channel ni Kalinga Prab. Ayan. I-subscribe nyo po, i-like at i-share yung mga vlog ni Kalinga Prab. At huwag nyo pong i-skip yung ads dahil isa po yan sa mga pinagkukunan ni Kalinga Prab para po tuloy-tuloy ang pagtulong doon sa mga taong nangangailangan. At wala rin pong tigil ang paglingap ng mga kalingap vloggers natin para po maihatid sa mga taong nangangailangan yung mga tulong, di ba? At saka para po ma-scout din yung mga kababayan pa nating talagang naghihirap at kailangan po ng tulong. At syempre po, huwag din natin kalimutan sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang. Ayan, i-like, i-share, i-subscribe po natin. At huwag din po nating i-skip yung mga ads. Ayan. So sa ulitin, ayan, i-subscribe din po natin at suportahan ang isa sa mga masisipag at talagang masasabi nating mga may pusong pagtulong sa mga mahirap, ang Kindred TV. Ayan. And huwag niyo po natin i-skip yung mga ads nila dahil lang charity po si Kindred. Meron din siyang mga sina-charity na hindi na po nire-refer kay Kalinga Prab. Kung mga siguro kaya niya rin magbigay at saka yung mga hindi masyado talagang kagaya ni Terso yung kanilang sitwasyon sa buhay. Ayan. So, ayan. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, huwag din pong kalimutan, Kapitan Nanihays, like, share, comment, and subscribe. And please, hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang mga reaction. So, maraming salamat po. And, ayan. I-add din po natin, supportahan din po natin yung mga kapwa natin, reactors, at mga charity vlogger ng Kalingap. Maraming salamat and God bless everyone.